Alright. Good morning, mga kamiks. Isang panibagong umaga. At para sa panibagong vlog na naman natin. So, balik-bukid na naman tayo sa oras na alas 6:11. 6:11 na po ng umaga, mga kamiks. Gate number 1. Alright. So, yun na nga, mga kamiks. Good morning po sa inyong lahat at sa ating lahat, sa ating mga minamahal, mga OFW. Good morning sa mga nasulok ng mundo na roon. Sana nasa mabuti lang po kayong kalagayan. Then shout out sa ating mga viewers, subscribers, classmates, and friends. So, magang kay ganda. Tagaktak yung pawis natin, mga kamiks. So, ngayon, balik tayo sa bukid. So, pagpatuloy natin yung pag-aputol ng mga kahoy at mga damo sa gilid ng boundary. Kasi nga maglagay tayo ng pabwire. Alright, yung mga kambing dito, umaga. Andun na siguro yun sa itaas. So, tagyan lang ang kanding ka. O barangay kitang kanding ka. So, ayun o, iharap ko sa inyo yung kamera, mga kamiks, ha, kung saan yung kubo ng kambing na kumain sa aking mga niyog. Diyan mismo yung pugad ng kambing or bahay ng kambing. So wala lang mga kambing diyan. Wala na. So shout out sa iyo, kuya. Yung kambing mo ipabarangay ko yan. Kasi kinain niya yung tatlong linya ng niyog ko. So shout out sa iyo, kuya. So yung kambing mo nandun na sa area. Mahuli ko yan. Dalhin ko yan sa barangay. Sayang yung mga pagod at paghirapan ko doon. Ulan init, putik dito sa kalsada, sa daan, tapos kain mo lang sa kambing mo. Lagot ka sa akin, reklamo kita doon kay kapitan. Sige nga, subukan mo. Alright. Napakabigat ng dalaw ko, mga kamiks, ano? Grabe kabigat. Is lang muna tayo para makarecover yung ating niyog na kinain ng kambing. Kintuwa ko talaga dito sa aking hawakan. Ayun o. Ayun. May nakita sa akin dito, mga kamiks, ba makasabi, baliw na ata yung taong yan. Alright, kita-kits mamaya. So for today's vlog ay syempre napunta karon sa area kay tapos na to ang pag ano sa area, ang pag tawag mga pusti para sa to ang ikabit na wire, no? So karon na mahuman na lang ako ni diri. Tapos before that so ano ko muna, lagyan ko muna to ng kumbaga pahabok itong mga niyog ko para naman makarecover kasi upaw man, ikaw ang magkanding. Shout out sa tagiya sa kanding, ha, barangay junta ka ba? Sige nga, subukan mo. Ayun o, so kain muna tayo ng ating pampalakas, mga kamiks. So saging, salamat sa nagbigay kay Auntie Susan na Polish. So maraming salamat eh sa bigay mong saging at saka doon kay Paring Kakidot. Sorry Kakidot, tulog ka pa. So nagnakaw na lang ako ng saging din. Pero yung saging mo na Cardaba. So ninakaw ko to kay Paring Kakidot. Tulog pa kasi eh. Yee! Pang palakas, mga kamiks. So kain mo na ng saging yung unggoya. Alright. So oras natin is ang oras natin, mga kamiks, ay ano pa, ganap na alas 6:20. Tama ba? Ah, alas 6:33 pala. 6:33 na ng umaga.
kita yun naman siguro kung sino yung mga subscribers ko nga nakapanood. Kita yun naman siguro yung pagtanim ko nito. At saka mga pila, mga ilang araw, di ba? Napakaganda ng mga dahon. Ayun o, so kinakausap ko pa nga yan. So yan na yun ngayon. So ipabarangay ko yung kambing at saka yung may-ari siyempre ng kambing. Ipabarangay ko yun to sa barangay namin. So hirap ako dito magtanim, pakyat ako, ulan init, tapos naging ganito yung nyog ko. Ay nako, tapos yung kanding nila napakataba, hayop. Alright, I'm back mga kamiks. So init na masyado, pahinga muna tayo, pahinga. Grabe yung pagkainit mga kamiks eh. Ew. Ito yung buhay bukid. Ah. Alright, kain muna tayo ng saging mga kamiks. Saging sa umaga, saging sa gabi. So kain muna tayo saging. Alright, good morning sa lahat, no? So, dito tayo sa itaas ng puno ng mangga, magpahangin. CR. Exercise tuwing umaga. Ding 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 ding. Alright guys, nandito tayo sa itaas ng puno ng mangga. Napaka-fish ko ng hangin dito. Woohoo! 1, 2, 3, go! I want love. Take a body. Alright, so
nagpunta ka ron din eh, sa area. So, naglampas ko kay Tamnan of Dubi. Kay, anaman si Mama, pataas daw. Ah, pataas? Pa, tako na, bababag daw. So, ayun. Ibabag na lang nako. Kay mamahingon ni Mother. So, ibabag na ako. So, karon hapit na gyod. Hapit na gyod ko makuyapan. Dili pa ko masangko, pero hapit ako makuyapan. Alright, padayon ta mga kamigs, padayon. So, grabe mga tinamakan sa baka, Dario. So, diri pero hindi ang baka. Baka, kanding. So, talagang sipagan lang. Ito po yung kabilin-bilinan ni Lula ko at Lulo. So, laking tuwa na siguro yun sa itaas kung saan siya ngayon naruroon, no? Kasi dati, sinasabihin niya ako na kailan ba daw ako maglinis sa area. Dapat alagaan mo daw yung area. Dapat linisan daw. Huwag ibinta kasi ito lang daw yung paiwan niya sa amin. So ayun, kaya binipigilan ko si Mama kasi binibinta kasi na ni Mama, pero sabi ko wag. Kasi nung nag-aral kasi ako ng high school, mga kamiks, dito ko yung bahay ni Lolo, yung buhay pa si Lolo at si Lula ko yung palaging pinupunta dito ni auntie ko, ni Auntie Virgie. Pag sinasabihan ako ni Lula, punta ka doon kasi meron ako ano sa barangay, seminar. Ayun, pag may seminar si Lula mga ilang weeks, araw, dito ako sa bukid. Kasi yung mga pinsan ko na iba, ayaw nilang pumayag na dito sila. Samahan nila si Lolo kasi ano daw, napaka tahimik. Hindi kasi sanay yung mga yon, yung mga pinsan ko, hindi sanay sa bukid ba? Ako, galing naman akong bukid, doon pa sa lumulok. Kaya ako palagi yung ano dito, natutulog sa bahay ni Lolo, ni Lola. At saka alam na, paglasing si Lolo, hindi makauwi dito sa bukid. Nako, sasabihin ako ni auntie na puntahan mo yung bukid, doon ka matulog. Unang experience ko na natulog ako dito, tapos sumunda ako dito na gabi na, mga alas 6 siguro ata, mga alas 6 alas 7, yun, mga alas 6 siguro. Pero hindi pa ganito ka ano yun, kumbaga napakasukal pa talaga. Hindi pa dyan yung daanan, yung dinadaanan natin. So dun pa sa gitna yung daanan, so marami pa mga kahoy dyan. Nakakatakot yung dinadaanan mo, lalo na pagpasok mo dito. Kasi nga napakasukal masyado. So yung mga iniisip mo, lumilipad na yung ano mo isip. First time ko talaga yun for experience na natulog sa bahay ni Lolo, tapos nakaramdam ako ng takot kasi may mga aso kasi si Lolo nun, aso, may pusa. Tapos habang nakahiga ako, hindi ako makatulog. Kumbaga hinabol yung aso, parang alam ko yung aso na galit na gustong manakmal, alam mo yun mga kamex, yung gustong mangagat ba, na gigil, yun yung dalawang asong dulo, parang meron siyang nakita, yun talaga yung pinaka-experience ko. Tapos basta ang parang mangagat na siya eh, tapos may hinabol siya. Tapos mga ilang oras mayroong gumanon sa, kasi yung bahay ni Lolo, ano yun ah, kumbaga sin, tapos yung pinaka gilidan, yung mga dingding is kalakat lang. So una-una may narandaman akong lumapo sa taas, ganun, tapos naglakad. Tapos yung aso mga kamiks ay galit na galit,
kumbaga umalulong na. Tapos parang gustong manakmal, ganun ba? Tapos mga pagkailang oras, yung galit na yung aso, yung sa dingding, yun talaga yung hindi ko malimutan. Yung sa dingding mga kamiks, merong kumakaluskus, kumbaga, nangambras, yung height kayo mga kamiks, yun yung hindi ko nanghinginig na yung, ano ko, yung kamay ko, yung katawan ko, nanghinginig na sa takot. First time ko kasi yun. Tapos nun, yun na, parang ano ba, dinig ko talaga yung ganyan sa dingding mga kamiks. Tapos yung aso, galit na, tapos inabol nila, ayun. Yun talaga yung hindi ko malimutan na experience nung buhay ko sa lalulu dito. Tapos yung mga bonding moment namin, kasi nung una kasi wala pa kasi akong cellphone nung una mga kamiks. Hirap talaga magkaroon ng cellphone nung una mga kamiks, kaya hindi ko na kunan yung mga banding namin ni Lolo. Napakasaya yung mga kamiks, kasi yung Lolo ko, Joker. So, ginagaya-gaya niya si Fernando po Jr. Sino po yun? Si, yung mga katsila mga kamiks, kasi ano kasi yun eh, pag sinabihan ko si Lolo na anong katsila sa ganito, ganyan, kakatsilain niya mga kamiks, kaya naaliw talaga ako kay Lolo pag dito ako. Lalo na pag nakainom si mga kamiks. Lumalabas yung pagkabirando po niya. Yun yung hindi ko makalimutan kay Lolo, no? So, Joker mga kamiks. Alright, so yun lang. Alright. So, mga nagkaroon mga kamiks. Pauli na ta. So, muni ganap karong hapuna, karong adlawa, Buhay Bukid. Ito po yung buhay ko pag wala ako sa Ride Adventure. Buhay Bukid tayo. Hindi naman tayo mayaman at hindi rin tayo mahirap. Takto lang. So, yan. Kahit mga ganong simpleng mga patawa ay gagawin natin para siyempre maalis-alis yung mga pang bad spirit sa ating katawan. Yee-hee! Alright! Oras na para muli. Oras na to is 5:13 na ng hapon. Bukas ulit. Over the backwood tayo. Over the backwood. Let's go. So, shortcut ulit tayo, no? Para mas madali tayo makarating sa baba.